as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part He is evil spoken of, but on your part He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? And if the righteous firstly be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Sabay, wherefore let them suffer according to the will of God, commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Basahin ko lang ulit yung 7, sabi niya, but the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita again. We pray for the end of the year. Utak namin, Lord, at puso namin, nasa inyong gawain pa rin. We pray na we'll be at our best as much as we can ngayon at kung kailanman kami ay inyong kailanganin sa paglilingkod, Panginoon. Yun ang aming desire at goal, maging the best that we can as servants, as your children. Kami po ay laging nakatutok sa iyong mga salita again, sa iyong gawain. Mahalin namin to, Lord, at pagbutihan, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po. So, para may time din tayo, magahanan na natin. Wala na tayong shout announcement. Lagi na tayo nag-meet, nag-chat group pa. So, wala na halos tayo yung ano. Pero, sana okay kayo lahat. Amen? Kung hindi, ayusin natin. Pwede ba dito na lang kayo, ma'am? Ate Marge, ate Kuya Joshua. Dito kayo sa unahan kasi mas masaya. Oh, mas ganda yung tinatalsikan ng laway ng pastor. Dito. Hindi na masyadong ano yung sa akin. Joshua, dito ka na. Yan. Joshua. Diyan, dito. Dito. Yan. Okay, dito. Yan. Kamukha naman kayo eh. Yan. Sino pa? Ayan. So, ang title po nito ngayong umaga is Demand to be at our best. Okay, demand, ibig sabihin, kasi lagi nasa utak ko, of course, kayo, ang ating paglilingkod sa Panginoon. So, pero minsan, masaya na tayo kung anong meron lang. So, okay naman sana yung kaso, hindi ganun eh. At ang utak ko rin, madalas nasa kung saan tayo pwedeng gamitin pa. Hindi lang dito, isa dito. Dahil ito yung pinaka-importante sa atin, sa akin. Okay, na kayo, bawat isa sa inyo, nakikita ko naman yung paglago ng iba. Yung iba, medyo mabagal. Yung iba, ano, mabagal talaga. Yung iba, okay naman. Yung iba, hindi ko rin alam. Hindi ko rin tansya lahat kayo, di ba? So I hope and pray lagi kayo ay lumalago. Kasi nasa inyo yan sa Panginoon. Kayo lang nagkakaalaman minsan eh. Yung iba, napapansin ko lang. Pero, yun. So kaya, as we end the year, may pagpapasalamat sa Panginoon. Pero, we look forward for the next year and the next year, decade, kung ano man yan, yung magagawa nating the best sa Panginoon. Amen? At hindi mo nga magagawa yan kung hindi ikaw the best. At least yung version na sarili mo, yun ang tawag nila eh. Kasi ibig sabihin, hindi tayo pwede lagat number one sa lahat ng bagay. Pero, at least yung version ng sarili mo, ibig sabihin, yung kaya mo. At kung kaya mo mag-improve, dapat ka mag-improve. Makikita sa iyo, makikita mo mismo yung sarili mo, makikita mo hindi ikaw yung last year, ganito ka lang. Kunwari, ano yan, sa attendance na lang. Last year, kunwari, 52 Sundays kasi meron eh. So, inatinan mo, ano lang,
baliktad, 25. Wala pang kalahati, di ba? Next year naman, sana, di ba kasi lumalabang ang spiritual. Again, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. So sana, dating 25, ano na next year? Obel 52, ano? 26, huwag naman gano'n. Dagdagan mo pa, di ba? Kahit mga 30, 35. Ngayon, example lang yan kasi daming pwedeng example. So ano pa? Sa, kung na, hindi pa nag-soul winning, at least, samahan mo. Kung hindi ka pa nag-marunong talaga, sumama ka. Eh tayo, talagang punong-punong schedule natin na soul winning. Hindi nawawala. Ngayon lang, mamaya lang mawala kasi special eh. Hindi tayo gabihin. Okay? Kahapon, meron sa Montalba, meron sa Halahala. So, sama ka man lang doon dati, hindi ka nakakasama. Di ba? Gawin mong goal. Okay? Na to do better. Next year, next year. Amen? Ganon din sa ano ha, isabay niyo yung ating ibang bahagi ng buhay natin. Importante rin, trabaho, pag-aaral. Di ba? Diyan ka marami matutunan sa pag-aaral, sa trabaho. Kung dati, ang average mo, 80. Mataas ba yun? Anong baba nun, no? Mataas na 80? Sabagay, iba-iba kasi yung standard din ng school. Iba, ako na, hindi ko makakalimutan, hindi ko pinagmamalaki. Pero sabi nila, mataas daw yung standard ng school namin. Pero hindi ko alam, ba't ano lang ako, 80? Parang 83 lang, ganyan eh. Anong baba? Naalala ko, anong baba, no? Pero wala naman ako masyado 70. Puro ganun lang, 80, 81 siguro. Yung mga top 1 namin, nasa 91 lang. Anyway, mataas nga yung standard. But anyway, ano gusto kong sabihin? So kung average mo ngayon, mga estudyante, 80. Next year, sana anong goal mo? Huwag agad 100, di ba? Kasi pag hindi mo ma-achieve, parang ayaw mo nang gawin. So at least mag-improve. Again, sa the best ng version ng sarili mo, magagawa mo. Okay? Yun lagi kasi ang pangit din yung iba nagkukumparahan, lalong walang progress. Kunwari ito talaga, pinanganak na matalino, yung isa, nahuhuli talaga, bata pa, nahuli na magsalita eh. Alam mo na medyo nahuhuli. Pero, kaya mo pa rin improve at dapat mo improve yung sarili mo. Amen? Amen. Lalo spiritually. Kaya ulitin ko ang title natin, Demand to be Our Best. Part 1 lang ngayon, mamaya part 2, and then next year na po yung part 3. So, ibig sabihin, pag demand, ibig sabihin, hindi yan something na pwede ba to? Okay, kung wala, di ay, dati 80 ako ngayon, 79. Hindi yan something na tinatawanan. Lalo pag salamat, kung ay, dito, active member na kayo, ibig sabihin, okay na, may mga na-accomplish na kayo kung para sa iba na atin ng isa, dalawa, wala na, talo agad yun, spiritually. Amen? Kung ano may humadlang sa kanila. Diba, ganun din, pag may special occasion, nawawala, nag-iisip, nadadala ng ibang lugar, ng ibang tao, ng ibang okasyon. So kung andito ka na, meron pa rin room for improvement. Yun ang sasabihin. Okay? Kaya nga again, ha, demand at your best. So part 1, focus tayo sa imminence and soberness. Okay? Ito yung pinaka-verse lang natin, pero marami tayong Bible ngayon kasi para ma-encourage tayo mag-improve. Okay? Kung galing, again, yung iba, mabagal magsalit. Yung kahapon, yung sinasolving ko, hindi na matanda, mga 11, 12. Ang hirap pa magbasa. Eh sabi pastor, ikaw na lang magbasa. O sana hindi kayo ganun. Isa yun sa laging sasabi sa inyo. Kung hindi kayo marunong magbasa, mabagal. Mabagal din ang learning nyo. Kasi dyan sinusulat, dyan na iniipon eh. Sa panahon natin ngayon, sa academics. Nung panahon nila, lalo ngayon, medyo nag-iiba na rin. Nasa mga videos na. Pero sa church yan, lagi yan dyan. Dapat marunong kayong makinig. Hindi yung tipong ilang minutes lang, mag-zone out na kayo. Alam nyo, zone out. Iba na iniisip nyo. So, na, hindi ko naman, naiintindihan ko naman na hindi lahat ng nasabihin ko dito, makukuha nyo 100%, 90%. Pero, at least nakukuha mo yung spirit, yung gist, yung tenor, yung message. Amen? Amen. Kaya, demand to be our best, part 1, imminence and soberness. So, pag sinabi imminence, ito yung ating introduction. No? So, sabi sa ating Bible, ating text, sabi dyan, pag sinabing imminent, ano yung sabihin nun? Napaka, or parating na, parang ganyan. So, dyan nagkamali yung mga pre-trib. Pero namin, dadaanan natin yun. Pero sa kanila, pag imminence, parang ngayon na, maring ngayon na dating ang Panginoon. So, sinasabi ko dito, hindi naman laging ganun. Ang imminence dito,
Yung parang sa title natin, parang demand to be our best. Dapat ngayon na. No, hindi yung pipilitin ka pa, papaluin ka pa, hatawin ka pa para lang gawin yun. Dapat mo nang gawin, na alam mo naman na dapat mong gawin na. Amen? Amen. Yun ang masaklap minsan sa mga kahit sino. Wala, ikaw, anak mo yan. Sinabihan mo na, anak, pag Sunday, maaga tayo para hindi tayo late. Eh kasi ganun ka rin naman sa school. Ayaw mo ma-late, maaga kang igising. Hindi ka matulog ng gabi. Di ba? Hindi ka magpupuyat kasi may pasok. Ganun din sa church. So alam mo na yun. So ilang beses mo nga sabihin yun. Ngayon sa anak mo yan eh. So talagang taon yan bago yung matrain. Depende nga rin sa bata. May mga bata na sabihan mo isa dalawang beses dahil matalino, ay gawin ko na yun kasi ganun din pala eh. Bandang huli. Tanda ko, ganun din. Kailangan kong alert, maagang gumising, kahit sino ka pa, dapat maaga ka. So pag natutunan mo yung gagawin mo na. Ngayon, so kaya yung sabi nitong imminence, ibig sabihin, tingnan na rin natin sa ating dictionary. Ibig sabihin lang yan, parating na or anytime pwede dumating. Yan. So again, nadaan ako na rin sa pre-trib. No? So yung mali nila, sabi nila, kahit malinaw sa Bible na dapat mauna muna yung Antichrist na dumating and then malapit na yung pagdating ulit ni Jesus. So sino unang dating ang Antichrist at Jesus, ang Panginoon? O sa kanila, si Jesus daw muna. So kasi inihintay naman talaga natin sa Panginoong Jesus. Kaso, sabi sa Bible, malinaw eh, na mauna yung Antichrist. At magkakaroon ng falling away, and then, magkakaroon ng tribulation, and after the tribulation, kaysa kadating si Jesus. Okay, hindi before. So pero anyway, ito sabi dito, imminent, something imminent, or, sorry, tayo sa imminent. Ano nga imminent? Ready to take place, happen soon. Sinabing soon, malapit na. Okay, gaano kalapit ang malapit? Pwede, kunin mo sa context. Kaya nga yung nabanggit natin kanina sa introduction, yung post-trib, pre-trib. So sa kanila, anytime na, ngayon, mamaya, baka dumating ang Panginoon. So maling-mali yung kasi sinabi ng malinaw sa Bible na mauna yung Antichrist. And then, pero malapit pa rin sa perspective nila kasi sinabi ni Paul and ni Peter yan, gaano katagal na ba to? Gaano katagal na sinulat ni Peter to? Hindi mo alam. Maganda sa Christian era, ano ngayon, 2023, 2024 bukas, di ba? Yun na yun. 2024 years as estimated. Kasi ang makapanganakan ni Jesus, tinaon yan sa simula ng kalendaryo natin. Okay, alam nyo na ha. Okay? Kaya nga yung pang-asa sa mga 80s, ganun eh. 2024 na, naniniwala ako pa rin sa Diyos. 2024 simula kailan? Pag hindi nila alam, sobrang ano nila, ngayon mga bata. Kaya ngayon alam nyo na, naintindihan nyo na. Ano yung 2024? 2023, 24 years ago, pinanganak or estimated along that time. Doon pinanganak si Jesus. So ang daling tansyahin. Di ba? Kaya yung mga BC naman, before Christ pa yon, pag sinabing 300 BC, ibig sabihin 300 before Christ is come to the earth. So doon na sinento yung kalendaryo. Okay? Kaso Pope na gano'n nun eh. Pero anyway, nakikinabang rin naman tayo. Amen? Hindi tayo nakikisakay doon. Ba't tayo napunta doon sa 2,000 years? Kasi nga, according kay Peter, tsaka kay Paul, tsaka kay John, malapit na dumating ang Panginoon. Eh, 2,000 years na yun eh. Gano'ng katagal yung 2,000 years? Ang tagal na nun. Eh. Si itong mga batang to, ilang taong ka na, Chris Wynn? 9, pambira. Pambira, 9 ako. Tatlo na anak ko nun eh. Kasi matanda na tayo. Pero anyway, lalo pa, ilang taon pa lang ako, 43. Ngayon 2,000, tagal na, no? Pero bakit sinasabi nila na the end of all things is at hand? Sa Tagalog po, malapit na. Ganon din si Panginoong Jesus. So malapit na lang dumating, pambira, hindi pa dumarating ang Panginoon. Kasi nga, sa perspective nila,
pag dinong mo yung timeline, yung eternity past, eternity future, sobrang haba niyan. Yung mga 2,000 years, parang wala lang yan. Intindihan ba? Lalo po tayo, pag tayo ay, kaya nga, introduction kanina, sabi sa inyo kaninang introduction na announcement, yung utak ko laging andun. So, hindi ako masyadong may pagkompetensya pa sa taba o sa office mate ko. Wala akong pakialam dun. Di ba? Kung kailan pagpalain ako, pamot. Kung hindi, di wag. Wala yung utak ko dun. Iniisip ko lagi kayo, gano'n, natutuluan ba kayo? Natututo ba kayo? Gano'n the best na instruction na pwede may bigay sa inyo para yung buhay nyo, ipoproject nyo rin na paglilingkod sa Diyos. Hindi lang 10 years, 20 years. Matagal. Kasi ganun tayo, eternity ang ating timeline ng Panginoon na tayo rin kasi yun doon ang utak natin dapat. Kaya ulitin ko lang, ibig sabihin imminent, ibig sabihin malapit na dumating. Verse muna ulit. Ito yung sabi ng Panginoon mismo sa last chapter of the last book. Ano sinabi niya dito? Ito pala yung servant ng Panginoon, no? Sinabi niya kay John, pakibasa, ready, go. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Pag tinabing at hand, malapit na yung time, oras, or anong tinutukoy na oras niya doon. So, obviously, the Revelation is the end times book, no? So, yung mga mangyayari sa Revelation na highlight doon, no? Pagdating ng Panginoon, paparusahan yung mga unsaved, sa Satanas, yun yung tinutukoy na time doon. So, isabihin, sabi niya, seal not the saints, isabihin, palinawin mo na. Kaya po, naalala niya ating end time series, a day niya, saka sa Revelation. Di ba, anong pagkakaiba na day niya sa Revelation? Napakalinaw kumpara sa day niya, sa Kiraya, Isaiah. Ito yung malinaw, kaya sinabi niya sa kanya, palinawin mo na kasi malapit na yan. So dapat yung mga magbabasa ng Revelation maintindihan hanggat maaari, dapat na maintindihan tayo yun. Okay? Kaya ano pa? Ito yung mga, so hindi lang ang pagdating ng Panginoon ng imminent. Hindi kasi sabi natin 10 years from now dumating ang Panginoon, or 100 years from now, hindi malabo yun eh. Kasi hindi nga natin alam exactly. Hindi natin matutukoy, hindi sa atin binigay yun. So, sabi natin 100 years from now dumating ang Panginoon, imminent pa rin ba yun? Sabi ng iba, hindi kasi ang tagal eh. Paano nga malaman yung tagal sa hindi? Hindi nga pinaalam sa iyo yung date. Nakikita niyo yung sabi ko? So, imminent pa rin yung sabi, hindi mo alam anytime pwede siya dumating, pero may mga tinatawag na signs na binigay sa atin ng Panginoon na hindi siya dating bukas kasi wala pa, hindi na para reveal yung Antichrist eh. So, sana malino yun. Kaya ngayon, again, anong title natin? The demand to be at our best. Dapat lagi tayo sa best natin, hindi tayo dapat tulog-tulog. Dapat urgent sa atin yung paglago. Yung gusto kong sabihin, bata pa ako, pastor eh, kailan ka pa mag-improve? Kailan ka pa makikinig? Tapos nga, inaano ko si Christian yun, mahihayin nga daw siya. Pero nanghihinayin ako kasi nakikita ko sa sarili ko na mahihayin nga rin ako dati. Pero wala akong dating pastor na katulad ko ngayon. Na lahat ng bagay patungkol sa salita ng Diyos, inaaral natin. So kayo lamang kayo dapat sa inyong biyahe sa mundo. Okay, sa paglago. Lamang kayo. Okay, pwede kayong magtanong. Pastor, yung ano ko, yung pamilya ko, walang ano, masyado eh. Ganon din ako dati. Pero ngayon, dahil party ka ng church, magtanong ka naman. Hindi yung excuse yung wala nagsabi sa akin na dapat pala. Magtanong-tanong. Amen. Sa church, dito punong-puno ka ng tao may concern sa'yo. Amen. Wala ka ng excuse pag ikaw nahuli pa sa buhay sa paglilingkod. Okay, so urgent yan. Tingnan natin, ulitin ko ang urgent pagdating ng Panginoon, yung judgment sa atin, di mo alam, after ano, kailangan mo pala magbastol, hindi ka naganda. So walang pipilit sa'yo, pero mararamdaman mo rin yan eh. Like sinabi ko sa inyo dati ako, hindi ko napaganda, inaamin ko kasi hindi naman ako ganun yung urgency sa akin dati niyan. Lumaki ako, alam nyo na, hindi naman ako katoliko, 20 ano na ako nun, 20 plus. Saka lang ako na-save, saka lang ako natuwuan. Hindi katulad ng iba sa atin. So, ano yung imminent? Either pagdating ng Panginoon, yung judgment niya o yung kamatayan mo. O yung again, yung mga needs na pwede dumating
na supposedly kung at your best ka na, 'di ba? Handa ka na anytime kasi nakinig ka, nag-develop ka na maaga. Imminent 'yan eh. So kaya tingnan natin isa-isa 'tong mga verses natin. More on end times to, pero still pwede nating i-relate sa ating buhay. Kasi ganun po 'yan eh. Sabi sa Joel, very ano to sa end times, 'di ba? Sabi diyan, pakibasa niyo nga, ready, go. Blow ye the trumpet in Zion, and sound the alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. So paulit-ulit pa si Joel, no? At may mga specific na prophecy na sinabi sa Joel, yung sun and moon. Nasabi yan dyan eh. Ang tagal na ng Joel, lalong mas matagal to kung si Jesus and si the Peter Paul 2,000 years ago ito. Hindi ko alam exactly, pero basta mas matagal pa dun. Okay? Sa ano ni Joel, nasa ano ba to? Walang sinabi yung ano kay Joel eh. Walang sinabi. Pero ang estimate mo dito, basta buo pa yung Israel nito. Okay? Ganun ang tansya mo. So, gaano katagal yun? Ang tagal nun. Diba? So kasi naalala ko sa aming lesson 300 yung Judah na invade yan after ng Israel na dinala sa Assyria nung na-invade yung Babylon almost 200 plus 220 years. Ay kung buhay na to si Joel nung Israel pa lang, di 220 years, and then after yung Judah 70 years yun, di ba? Yung captivity sa Babylon, bumalik pa sila, ilang taon na yun? Tagal na. O yung another 350 years, parang gano'n naalala ko eh. And then after Jesus, and then Jesus. So 2,000, sabi natin ilang nabanggit ko, 500, 600 na lang. 600 BC, sinasabi na ni Joel, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Malapit na. So lalo na ngayon. Okay? Another. Bago natin ano yung introduction pa lang tayo. At tapusin po natin ngayong umaga yung soberness. Obadiah 1:15, sabi dyan, for the day of the Lord is near upon all the heathen, as thou hast done, it shall be done unto thee, thy reward shall return upon thine own head. Yung ang Obadiah, sa ano to, specific to, Edom. Pero still, applicable yan, kaya sabi dito, mga heathen. So kaya nga again, dalawa po yung target ng ng Day of the Lord. Maliligtas yung mga ligtas, and then paparusahan yung hindi. So kaya dito naman, more kay Edom, tsaka sa mga equivalent na nation, katulad ng heathen nation ng Edomites. Kaya yan, kaya sabi dyan, malapit na rin, di ba? And then Zephaniah, yung mga minor prophets to. 1:14. Kayo ulit, ready, go. The great day of the Lord is near, it is near, and hasten greatly, even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry. Yan, so nabigyan tayo ng konting ano dito na tutuwa din sa day niya, diba, tsaka sa Revelation. Of course, yung mga ligtas, salamat. Pero yung mga mighty man, yari. Diba, pati yung mga governor, yung mayayaman, sinabi sa Revelation. Ngayon po, ang balita pala, ha. Mga aking mga friends, pero totoo daw ito eh. Mga bilyonaryo nagtatayo na ng mga banker. Matagal na lang ginawa yun, alam yung banker. Mga nag-games, alam yun. Yung banker, yung safe place nila. Kung sakaling even nagkaroon ng nuclear war. Pag nagkaroon ng nuclear war, ano mangyayari? Ubos yung nasa surface. Diba, ubos yan. Nakita nyo yun sa Nagasaki. Isa, panoorin nyo rin sa YouTube. Kaya paalala niyo sa akin. Talagang ubos yun from there. Hindi ko alam kung sumabog yun sa ere pa lang eh. Pero parang ganun eh. Parang malapit pa lang sa gawin, sumabog na. Lahat ng andun, ubos. Sunog. Walang matitira dun. Eh pag nasa bunker ka, nasa ilalim ka, wala kang pagkain, di ba? Pero yun nga, nag-store sila ng pagkain. Mga bilyonaryo eh. So parang may nakikita daw sila, kaya malapit na. Hoy. Diyos, huwag namang OA, ha? Pero mag-aaral pa rin, di ba? Kasi hindi mo nga alam provision ng Panginoon sa atin. Pero sakali, dito pa lang si Panay, sinasabi na dito, the great of the Lord. So, ang isang mangyayari dyan, yung mga mighty man,
Hindi lang iyak to, sisigaw para sa Revelation, di ba? Pag pinarusahan sila, kahit malakas sila eh, yung Diyos mas malakas eh. Di ba? Kaya yan, sinabi na po yan sa Panaya. Move on tayo sa New Testament. Sa Luke. Ako na, no? So sabi dito, "But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided?" Sa Tagalog, ang kwento nito, yung mayaman nga, no? Mayaman siya. Ang laki ng problema niya. Anong gagawin ko sa pera ko? Ay, yabang eh. Kasi ang dami, yung laki ng ani niya yun, ah. Yung aking mga storage, yung mga aking mga, ano tawag natin dyan? Mga barns, saka yung storehouse. Diba? Sa halahalala, mayroon silang mga storehouse, maliliit lang. Kasi liit lang yung field nila eh, diba? Kaya nakikita ko, minsan nilalagay nila doon, diba? Nilalagay nila doon. Sigur, ganito kalaki. Ilang sako ng bigas kaya siya dito. Dito lang. Ha? Madami-dami na rin, di ba? Yung warehouse ng Bible sa Batangas, ang laki nun eh. Yan, dahil nakakuha nun. So, sabi natin, 1,000. Madami na rin, di ba? Eh, kasi yung ani ko, 2,000 sack of rice. Ano? Ang laki ng problema. Kahit pati. Saan ko lalagay ito? Ah, ganito na lang. Gagawa ako ng another. Yaman, di ba? Imagine nyo, na-imagine nyo ba? Mga bata. Anong gagawin ko? May cellphone na ako, may cellphone ulit. May tablet ako, may tablet. Anong gagawin ko? Laki ng problema ko. Ganun tong mayaman na to. Ang dami ko, ang ganda na ng bahay ko. Hindi ko na ma-design kasi hindi ko gagastos naman ako. Bili na lang akong bago. Kung talagang iba, wala nga. Iba nang sasakyan, ang sakit sa ulo ng parking naman, oh. Wala akong ma-parking ng lima kong sasakyan. Natatawa ka na, ewan, humahanga ka eh. Pero ganyan daw yung mga, ang problema sa kanya, tinawag siya ng Diyos na loko-loko. Tanga mo naman. Ang dami yung pinoproblema. Mamamatay ka na mamayang gabi. Makita niyo, kaya sinabi ko sa inyo kanina, yung imminence ng judgment ng Diyos, hindi mo alam. Either dumating na siya, dumating yung gera, kung ano man yan, judgment sa nation natin, o sa sarili mo, individual. Anong gagawin mo? Utak mo, puro pera, pera. Puro love life. Puro sarap. Nakita niyo yan? So imminent po yan. Ano pa? Na sinabi dito sa 40. Sabi dito, kaya ang lesson sa atin, sabi dito, be therefore ready also for the Son of Man cometh at an hour when you think not. So ginamit ng Panginoon yung parable na to, yung kamatayan natin, kumpara din sa kanyang pagdating, di mo nga alam eh. Okay? Eh basta sa alam ba, positive eh. Pero ilang years lang yun, 3 years lang yun. Noong aray, na-establish yung Antichrist 2020 po, 25, 6, 7, tatakan na yun eh. Okay, ilang araw na lang yun na darating na rin ng Panginoon. So, imminent pa rin yan. Saglit lang yun. Parang 5 years na, magiging 6 years na pala yung church. Parang bilis. Diba? Parang nagsimula tayo dito. Wala. Arang ganun lang, ganun lang. No? Ano pa? Philippians 4:5. Gano ka-imminent ito? Kayo ulit, no? Ready, go. Let your moderation be known unto all men, for the Lord is at hand. Okay, so again, context nito, nagtuturo siya. Isa sa mga dahil ginagawa natin, moderation niya, okay, huwag na masyadong masaya, huwag na galit, huwag masyadong... So, winning tayo, 24 hours, 72 hours, non-stop. Hindi tayo gano'n, tinuturoan tayo na maging moderate sa lahat ng bagay. Pero bakit niya sinabi, the Lord is at hand? Diba? Parating ng Panginoon, or dalawa kasi yan eh, either malapit ang dumating ang Panginoon or andyan lang siya. Sabihin, at hand siya, malapit siya, or malapit na siya dumating. James 5:9.
Ang ulit, no? Sabi dyan, judge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door. Ang sabihin, no? Malapit, nandyan lang yung judge, oh. Yung iba sa atin, kaya mga iyakin, di ba? Sumbong, tapos yung iba, nagwawala. Kala mo minsan, walang ustisya. Di ba? Nakabunggo sa akin, di pa ako binayaran kasi busy, holiday. Sabi ng police, investigator, ay sir, next year na po ako eh. Okay lang. Di ba? Walang problema, hindi ko kailangan makasingil agad, di ba? Ganon din tayo. Kaya yung pag-aaral nyo, ayusin nyo, gagamitin nyo lahat yan. Sa paglilingkod nyo, maglilingkod, makapaglingkod kayo na maayos. Next. Andiyan lang yung judge. Hindi siya nawawala, hindi siya mawawala, hindi siya malayo. 1 Peter 4:7, yung natin, nabasa natin Revelation 22:10. So, imminent. So, anong gagawin natin? Again, title natin ngayon, demand to be at our best. Ngayon na, hanggat maaari, pinakamaaga. Kaya yun pala yung title din ng ating fellowship, di ba? Sa mga bata. Ano sabi doon? Seeking the Lord early. Okay? So, lagi yun, pag nakakita kayo ng kabataan, nanghihinayang dapat kayo pag wala sa church yan. Amen? Pag hindi nagbabasa yan, nakalipas na naman isang araw, hindi ka naman nagbasa. Di ba? Nakalipas na isang linggo, hindi ka muna nagbasa. Kaya ka tayo, ayoko sanang gawin sa inyo yung ano eh. Hindi mo napipilitan, di ba? Pero parang ganun eh. Minsan nakakabuti rin kasi. Okay, gusto ko mamonitor kayo. Gusto nyo, di ba? Pero iba, kahit imonitor, hindi pa rin nagpapamonitor. Wala, silent. Hindi nagpe-pray. Basta nagpe-pray ako, hindi ko lang nilalagay. O sana nga, kung ganun ka, okay yun. Kaso, maganda, nakaka-encourage din, sabihin mo sa amin. Okay? So, dito ngayon tayo sa soberness. Ibig sabihin, dahil anytime ang Panginoon ay darating o mag-uusga siya, kailangan kanya, ano yung kabaligtaran nun? Di ba? Nakakita kayo ng lasing, di ba? Ano sa ba? 9. Robby! Alas 7 na! Dapat nakabisa tayo! Ah, ganun ba? Urgent yun eh. Kung lasing si Robby, pwede mong gisingin yan? Okay, lasing sa games, lasing sa party-party. Di ba, lalo yung lasing, tingnan mo yung lasing, tayo, tadya ka mo yun eh. Uy, tayo na. O sige. Gagayin yan pa yan. Ayokong gayahin kasi hindi ko lang naranasan ko din yun eh. Hindi nang gayahin ha. Pag hindi ka sober, hindi mo magagawa yung dapat mong gawin. Amen? Nakita ka ng lasing, di ba? O kaya tutulog-tulog, ganun din. Nasa church na, tulog-tulog. Paano ka mag-improve? Paano matututo? Bawat salita, dapat inanamnam mo yan. Iniisip mo, anong sabihin ni Pastor Don. Pag binasat, ganun din. Alam mo agad. Kaya nga, ito yung practice natin eh. Iba, galit dyan eh. Kaya kilala tayong ganun. Dapat walang ganyan, ganito lang. Okay naman, pero pag andyan na, kitang-kita mo na. Lalo kang ma-encourage. Yung mga hindi ko alam yung English eh. Kaso inuulit-ulit pa. Babasahin, uulitin, i-define, ipapaliwanag. Hindi mo pa rin alam. Kasi baka lasing ka. Lasing ka kung saan? Sa antok. Lasing ka sa sarili mo. Nainisip mo sa sarili mo. Hindi mo sinusundan yung pinipreach. Kasi may iba kang sinisingit sa utak mo. Eh, makikinig ako dyan. Eh, ganito nga ako. Wala nga akong ganyan. Mga lasing. Tingnan natin ang ano ng Bible dito. Judgment ng Bible. Tingnan nyo. Hindi ka maaayos. Hindi ka makakaayos. Sabi dito, sabi, let us therefore not sleep. Makita niyo yan. So, sinabi ko kasi yung kapaligtaran ng sober talaga, lasing eh. Pero minsan, lasing sa antok. Kaya pa, ibasa nyo nga, mga inantok. Ready, go. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ayan, so yung text natin, di ba, 1 Peter 4:7, andyan din yung watch and then sober. Magkaano yan eh. Kasi pag lasing ka, hindi ka makapag-watch. Pag sinabing watch, hindi lang parang nanonood ng TV ha. Pag sinabing watch, nagbabantay, nagmamatsyag. Yan yung ginamit din, nagmamasid yun, ginamit din sa mga
First Mark 13, yan ang ginamit eh. Watch. Lahat dapat magmatsyag. Kaya yung mga pastor parang hindi nagmamatsyag. Hindi ko maintindihan anong pinagkakamatsyagan nito, anong minamatsyag si Upera siguro. May nangyayari na sa sanlibutan. Salamat nga ngayon, information technology ngayon, information time, information age. Mag-warning ka man lang dyan, wala kang ginawa. Mag-i-excuse ka na ano, hindi ka na, wala ka dyan. Nasaan ka? Sa bahay. Ganun din, kahit nasa pulpito na minsan, parang wala lang din eh. Pag nakakita ko ng preaching na ano, ngayon, dati, nasanay din ako sa ibang ganun, pasalamat na rin, at least meron, di ba? Pero pag naintindihan mo yung bigat ng nakasalalay sa atin, tsaka yung mangyayari, tutulog-tulog ka dyan. Di ba? Kaya sino yung kinakaasaran mo madalas? Yung mga tutulog-tulog, di ba? Lalo yan, pag Sunday nga. Alam mo, importante nga yan sa atin. Eh, mga Katoliko doon, ang aga. Hindi nga ligtas yun eh. Nakakaawang ewan. Hindi mo alam anong tawag dito, motivation nila doon. Wala, ewan ko, wala. Hindi ka ligtas, wala kang motivation doon. Nadala ka lang ng tradisyon. Ang papakit lang ako sa church. Kaya ang gaganda ng BS, di ba? Eh, lalo tayo dapat. Ligtas ka na, maglilingkod ka sa Diyos, may encourage yung kapatid. Tapos tutulog-tulog ka, uy! Ano oras na? Okay, nasa church na mismo, tulog pa rin. Anong pinapalabas mo? Wala akong pakialam dito. Amen? So, hindi, again, hindi lang tutulog na ano, parang iba naman, hindi nag-de-develop, soul winning na, sabi ko, lagi sina-challenge. Anong hindi mo kaya bilang tao? Eh, pastor, may problema ako sa... O problema namin araw-araw, oras-oras. Kaya sabi nila, pag ikaw nag-solve ka, may problema ka minsan. Magpagamit ka sa Diyos, mag-solve ka, may tututunan ka nga dyan eh. Ang daming kwento niyan. Kasi Brother Claudia, ang daming kwento. Kasi nga, medyo nagkama rin sa buhay. Pero kahit paano, naglingkod sa Diyos. Alam niyo ba yung si Brother Claudia? Ang bira yun. Nakalibre na yun sa bahay niya. Ilang taon na, dekada na. Dahil lang may naabot siya. Kasi masipag siya eh. Hindi yung nakaganyan lang, eh, wala akong alam, wala akong pinag-aralan, and therefore, dito lang ako. Diba? Diba? Ganun yun, diba? Hindi! Huwag ka tutulog-tulog. Gawin mo yung dapat mo at kaya mong gawin. At kung hindi mo kaya ngayon, gawin mo ang kayanin mo. Ibig sabihin, hindi ako marunong mag-ganyan. Aralin mo! Ano hindi mo pwedeng aralin? Ngayon, hindi mo kaya maging rocket engineer, kung ano man yan. Hindi, meron ka pa rin ibang pwedeng gawin eh. So spiritually, ganoon naman tayo dapat. Lagi tayong gising, naikinig. Nasa church ka na rin lang. Ayan, may mga nag-i-amen dyan. Kung di mo naintindihan, baka ano nag-i-amen at intindihan niya yun. Pwede mong tanungin. Yun ang pag-usapan nyo over lunch and fellowship. Hindi walang kwentang-kwentang bagay. So walang tulog-tulog. Let us watch and be sober. Ano pa sabi? 1 Timothy, eh, lalo na sa 1 Timothy. Sino na po? Ako na. A bishop must then be blameless and husband of one wife. Vigilant! Nakita niyo yun? So maraming anong pastor eh, pero blameless, o inaano mo yung testimony mo, isa lang asawa mo, pamilya mo ayusin mo. Pero so, vigilant, ibig sabihin, pag minakita ka, parang mali na yan, pastor ha? Parang mali yan, brother. Dapat di yung tutulog-tulog yan, bayaan mo lang siya. So, ilang beses tinuturo sa atin dito, anong tinuturo sa atin? Alam niyo na, tinuturo sa atin. Tapos, okay lang sa'yo. May nakita ka na, may narinig ka ng mali. Ay, bayaan mo sila. Kaya sabi dyan na naman, sober. No, lagi ka nagmamatsyag, gising ka. Alam mo, nangyayari sa mundo. So ngayon, mag-iingat din kayo. Ito may mga kilala akong sobra naman. Lahat ng bagay, inalam na. Problema, iba rin yung approach nila sa buhay. Iba naman, nade-depress. Parang ganun nga, ay, mag-end of the world na. Sabi ni Pasto, tsaka sabi nung pinapanood. Hindi na, dito na lang, hintayin ko na lang. Mali rin naman. Hindi ka na nag-improve. May dapat kang gawin at may pwede kang gawin. Anong gagawin mo? Kung malapit na yan, eh lalo ka dapat maghapit, di ba? Nang reward sa langit kung ligtas ka. At tulungan mo yung iba na hindi paligtas. Be sober, good behavior.
Move on tayo sa ano naman, Titus. Tatapos lang natin dito sa 11, sabi dito. Even so, must their wives be grave, not slanderous, sober. Hindi lang ikaw, pati asawa mo. E baya mo eh, siya naman yun eh. Hindi, kung dapat kasama siya sa programa, sabihan mo yun, katabi mo yun eh. Ay, mukhang naglilingkod na iba sa Panginoon, tayo kaya. Kausapin mo naman, di ba? Parang hindi siya nahuhuli. Sober, faithful. Titus 1:8, ganun din to eh. Mga pastol. Pero again, pwedeng apply, dapat i-apply. So ganun din, lover of hospitality, lover. So maraming diamond dear. Pero isa sa mga dapat natin, attitude, sober. Just holy temperate, okay? Sabi sa 12. Sorry, sa 2. Ulit, kayo ulit, no? Ready, go! But the religious man is sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. So nabanggit kanina, sabi ko siya, nakakasar yung mga tulog-tulog yung anak mo, di ba? Pero minsan, pati mga matanda eh. Kaya dito, kompleto sa Bible. Sinabihan yung mga bata, sinabihan yung lalaki, yung pastor, yung asawa ng pastor, pati lahat ng mga... Ang tanda ako na, hindi na ako kailangan, nakakita pa kayo ng gano'n, pag solwinin kayo, lagi nyo marinig yun, ha? Na, ano na yung tenga mo eh. Tanda ako na, hindi ko na kailangan yan, ito na lang mga anak ko. Ako, hindi ko mapapunta yung anak ko, wala ako dun eh. Wala sa wisho, di ba? Yan ang term natin, di ba? Alam nyo ba yung wisho? Yung tamang pag-iisip. Ba't mapapunta yung anak mo dun? Ikaw, saan ka? Kung tama yun, di dapat nandun ka rin. So, kahit matanda ka na, aged, dapat sober ka pa rin. Eh, mamamatay na ako. O, yun pala eh. Huhusgaan ka rin ng Diyos. Dapat lalo kang mag-improve. At gawin yung dapat gawin. Sa 12, sabi dito, ako naman, no? So, ito yung title natin last Thursday, di ba? Okay, teaching us that denying godliness and worldly life, we should live soberly. So yung being sober, hindi lang yung pag-araw na, sober na ako paggabi, Friday night, yung mga unbeliever, di ba? Friday night, nako, Sabado, tulog naman na to, kaya maglalasing na ako ng Friday night. Ganyan yung mga lifestyle ng mga unbeliever, tsaka mga, kahit mga, ano, mga, yan, mga karnal. Mendez, sabi dito, live sober, yung buhay mo mismo, hindi lang time yan, araw. Yung buhay mo, sober ka lagi. Gising. Ready. Handa. Yeah, First Peter, binasa natin kanina. Ay, hindi. Sa ano to eh? Chapter 1. Last na to sa maging sober, tatali ko na. Hindi pa ba kayo? Sabi dito, wherefore, pag sinabing wherefore, therefore, parang ganon. Pag tanong yan, why yung, wherefore. Pero pag conclusion, wherefore, parang therefore yun. So, ang dami sinabi ng Panginoon, ni Peter dito. Okay? Ang Panginoon ay naglilingkod sa atin. Ganyan-ganyan. Ibig sabihin, kaya natin maglingkod din tayo sa Diyos. At sabi dito, wherefore, gird up the loins of your mind. So parang yung gird up or gird, parang belt yan. Yung loins, bewang. Eh kaso daw, lagyan natin ng belt yung utak natin. Ano yung sabihin nun? So Bible, paulit-ulit yan, gird up your loins. Yung sabihin niya, maghanda ka na. Naalala niyo yung Exodus, di ba? Ano sabi sa kanila, kakain kayo gabi. Di ba, kakain kayo. Kaya pag sinabi kong go, go na. Eh kung magbago yung utak ng pero, salit na makaligtas kayo, wala na, hindi na makakalis. Kaya sabi niya, oh, di ba, may Passover. Pero naka-ready sila na umalis. Naalala niyo yun? So, ang dami paulit-ulit yung gird up your loins, gird up your loins, handa ka. Mayroon ka isang pastor na, ewan ko, yung preaching niya, yun lang eh. Ang title ng preaching niya, The Belt. Eh, magaling din yung ano eh. Pero parang, saan siya pupunta dito? Yun lang. Pero pag pinakinggan mo, oo nga eh. Talagang inisa-isa niya. Halos. Paulit-ulit sa Bible, paulit-ulit, paulit-ulit, kasi importante. Amen.
So ganun din kayo, dapat kayo, sabi dito, yung utak nyo daw dapat ang nakabit. Ano sabihin nun? Dapat handa ka. May kumatok dyan. Ay, Christian group kami. Ano ba yan? Mabait ako eh, lahat yung mga ano nung iba eh. Mabait ako, kaya pinagbigyan namin kayo, sila pagbibigyan din namin. Hindi nyo ba naisip na baka peke yan? Mga kulto yan? Ay, hindi. Mga ganun pa eh. Dapat lagi yung utak natin nakanda. Amen? Amen. Inaalam mo na rin pumapasok sa Facebook, ang dami dyan, yung Mormon, yung mga, naisa-isa ko kasi yan eh. Yung Mormon, yung mga Presbyterian, basta mga kulto. Yung mga kulto, ayaw nyo magsasabi, oh, mga Mormon kami. At kayo pumunta sa Mormon. Hindi. Ang gagawin nila, ano? Meron silang title dyan na kakaiba. At magandang pakinga kahit mga Muslim. Itatago nila yung sarili nila sa isang title na kakaiba. Na parang Christian group. Hindi ka handa. Ay, let us Bible study daw together. Maraming nag-aya sa Facebook, ha? Ngayon, Facebook kayo eh. Ay, ang ganda naman ito. Inayaya ako mag-Bible study. Sama nga ako. Okay lang yun. Kung nakahanda yung utak mo, alam mo yung katuruan dito sa atin, anytime na medyo may... Ano kailangan mag-gumawa para maligtas? Ano kayo lang yung tunay na church? Dapat nakahanda ka. Parang naka-belt ka. Kasi anything, ready to go. Okay? Kaya sabi, I hope to the end for the grace that is be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Yan ang sinasabi ni Peter. Kaya balik tayo sa ating main chapter 4, no? So ano yung sinasabi sa atin dito ngayon? So marami siya dito ang mga sinasabing dapat natin gawin. Okay, nabanggit lang again yung for the day is at hand, the Lord is at hand, the end of all things is at hand. Malapit na. So dapat tayong yan nga, una, be sober. At hand, ibig sabihin, imminent, then be sober, saka na yung watch and the prayer. Ibig sabihin, dapat sober ka, ano na yun? Nabanggit natin kanina lahat, lagi kang handa. Sa aral, saan pa? Sa, yan, improve mo yung sarili mo. Kasi, ako doon nga, batang kasyano na ako, isa sa mga laging tanong ko, Lord, kasi nasabi ni Pastor, pag-pray mo, ang kalooban ng Diyos sa'yo, magawa mo, ganyan-ganyan. So, ganun din sasabihin ko sa inyo. Amen? Pag-pray mo. Kasi hindi mo malalaman kailan darating yung pag-ano na ako. Kaso nga, hinapanaghahandaan yan eh. Kung di ka nagbabasa ng Bible ngayon, sa palagay mo, gagamitin ka ng Diyos. Pwede, kaso, para ka lang. Sinasabi pa si Pastor dyan, kunwari, anong gusto mo? Kunwari, dito sa church, ano yung sabihin natin, bagay lang muna. Ano yung prominenting ano dito, gamit? Yun, hindi pwedeng wala. Ano yun? Siyempre, Bible, di ba? Salamat, mayroon tayo ganito. Pero kung sakala, blown out, may Bible pa rin tayo. Importante. So, ginagamit yung Bible para pag-aralan yung salita ng Diyos. So, ano naman yung dito sa church? Ano yung hindi masyado? Ginagamit din, pero ayaw mo nun. Ibig sabihin, parang, hindi mo gusto maging ganun. Kasi mag-Bible, ay kayo hinahawakan, tinataas ka pa. Di ba? Imagine mo ikaw ito. Kunwari lang, ha? Personification. Okay? Ano, gusto mo maging Bible, ito pa, yung pulpit, binabato mo yung pulpit, pastor. Hindi, yung importante pa ito, nasa harapan, di ba? Ay, ito pa, ano, yung mga gadget natin. Pero ano yung gamit dito sa church na parang, ayoko maging ganun, ano yun? Opening. Upuan, ay inuupuan ka lang. At least, andito ka pa rin. Basahan. Yan. Pero yung pastor, ang ano niya, illustration, para talagang ayawan natin, alam yung ano yun? CR. So, importante yung CR. Pero ayaw mo maging ganun ka. Ginagamit ka rin ng Diyos, pero ano ka? Madumi. Dinudumihan ka. Lilinisan ka, pero dudumihan ka. Pero again, kung walang-wala lang, okay na rin yun. Kaysa naman wala ka sa church, di ba? Pero gusto mo maging maayos na? Ano? Gusto mo maging maayos na lingkod ng Diyos para gamitin ka. Amen? Kahit sa mga pastor ito, pag dumami na yung mga preacher natin kunwari dito, napansin ko kayo pastor yan eh. O sino yung pagpe-pray niya? Yung marunong o hindi? Yung alam mo, pag nag-pray, parang di marunong kasi hindi talaga nag-pray eh.
Kaya hindi rin marunong mag-pray. Diba? Oh, Brother Rafi, ikaw mag-pray. Ay, ayoko po. Di ako nag-pray. Tatanggihan ka pa. So, di nakakahiya kayo sa pareho kayo. Nahiya ka sa kanya. Nahiya ka sa... Nagkahiyaan na. Kasi hindi nakanda. Hindi nag-aaral. E samantalang pag 5 years ka na sa church, dapat marunong ka na lahat halos. Edad ni DM, dapat alam mo na lahat yan eh. Kasi lagi natin ginagawa, paulit-ulit, pagpakanta, pagbasa. Okay, yung iba, hindi natin magiging, hindi yan mga perfect lahat. Okay? Yung fiery, sana alam niyo na yung fiery ha. Nakinig ko kanina, talagang pinangalanda ka na. Para kasi yung ibang mali. Pero tama. Okay? Yung mga ganung bagay ba, yung aged, ha? Aged yun, ha? Pwede ring age, pero maganda aged. Kung gusto ko lang sabihin, paano tayo gagamitin ng Diyos? Kung kailan tayo kailangan ng Diyos? Malapit na siyang dumating? Tutulog-tulog ka pa? Huwag ka nang tutulog-tulog. Lagi kang gising dapat. Ang church natin, may oras naman yan. Alam niyo ba oras sa church? Salamat yung iba dito, maaga kanina. Amen? Amen. Sinundo ko eh. Salamat. Ano na, na... comfort na ako sa pamilyang to. Kahit o paano, okay na. Amen? Tapos pati yung kanilang sub... Anong tawag sa inyo? Brunch. Amen? Nung una, hindi. Di ba? Ang hirap. Pero ganyan yan. Later, yung mga bago sa inyo din. Yan, sina ano, ito. Si Joshua, salamat. Dito lagi. Amen? Amen. Sino pa? Si Aiden, nasaan? Sabi ko, alaga mo eh. Dapat gising lagi ha. Oo, ano pa si Richie sa'yo eh. So, dapat laging handa. Again, kasi politiko pa sa mga nahuli. So, ang title lagi natin is to be, demand to be at your best. Sabi, parang yung naalala ko tuloy yung mga sundalo. Kaya gusto ko yung kahit sa C80s, kahit sa high school. Nung ganun, meron yan. Alam nyo ba, Israel, mandatory sa kanila yun. Kasi nga, alam nyo naman Israel, di ba? Napagulo ng kanilang bansa eh. Kailan lang sila ay ano, ngayon, gera sila ngayon. So lahat sila doon, mga college, may patanong, alam nyo bang kailan? Basta lahat mandatory, lahat ng tao doon. Kung gusto mo maging artista, walang pakialam, gusto mo maging chef, gusto mo maging engineer, pero dalawang taon nata, may training ka, military training, alam mo dapat ang nangyayari. Kahit ano dyan, alam mo bumitbit ng baril. Ganon sa kanila. So, anong training sa sundalo? Ganon yun. Pag ginising kayo, wala pa kailang walauna ng umaga. Dapat, yung utak mo, dapat handa yan. Pag sundalo ka. Eh, tayo sundalo tayo na Diyos. Alam nyo ba yun? Sa totoo lang, kaya ako, na-disappoint ako sa maraming pastor eh. Pinapaturo ka na yung mga bata, hindi pa nila nagigising. Ba't sila pinapaturo ka? Ilan yung namamatay sa COVID? 0.001. Yun yung namamatay sa COVID. Kung lang, 1,000,000 tao, isa lang namatay doon. Hindi ka pa sigurado kung sa COVID talaga namatay kasi nga, hindi ano eh, hindi accurate yung testing eh. Ang gawin natin, pabakunahan natin lahat kasi ay, ayaw yung iba, ayaw yung iba. Eh, pagbawalan natin mag-mall. Kung gising yung utak mo, may mararamdaman ka doon, may mali dito. Amen. Pero yung ibang pastor, nung una naramdaman nila, bandang huli, eh, okay na yan, sige. Sige, ano, boost, eh, ilang gusto mo? Parang ano lang eh, tawaran eh. Eh, tulog lang, tulog! Wala, tulog! Sa utak, ganun din yung iba naman, ganito. Sa opisina, fellowship. May fellowship tayo, Bible study. Pag hindi gising ang utak mo dyan, baptist ka na, madadala ka pa sa iba. Matutuluan ka pa ng mga Calvinist. Nasabi ko sa iyo mga bata, itong mga to, kahit ang mabata nyo pa, pag nag-school kayo, may mga Muslim dyan, may mga bakla dyan. Parang si Bad kanina, nagreklamo. Sabi, ang daming bakla doon sa Montalbang, kahit sa marami. Kaya dapat alam mo gagawin mo. Eh, yung ibang church, di na tuturo yan, tinatawanan niya, eh, may bakla doon. Lumalapit yan, dumadami pa, anong gagawin mo? Di mo alam? Yung dati, mga babae lang ang ano eh. Di ba? Kaya yung mga babae, sabi siya, magsuot kayo ng maayos kasi mababastos kayo ng mga loko-loko, di ba? Ngayon, pati lalaki yung pinabastos na. Kakaiba ng time natin ngayon. Dati yung mga babae lang, uy, ingat tayo dyan sa madilim. Ngayon, mga lalaki, kahit nasan ka, yayari kayo mga bakla na yan.
Eh kung hindi gising yung diwa mo, wala ka na, nabiktima ka na. Kasi sabi sa atin ng Bible, paulit-ulit, anytime darating ang Panginoon or yung judgment niya, yung kamatayan, yung pagsubok, na baka hindi mo kayang dalhin. Hindi mo maintindihan, bata pa ako, pastor. Eh, kung nag-aaral ka nga ng Bible, kahit yung sinong bata niya, si Jared, kunwari, ilang beses mo nang narinig na mag-ingat sa bakla, Jared? Sinabi ni Pastor Reyes, ilang beses na? Marami na. Ilang this year ka lang umatin dito, di ba? Oh, so hindi ka maano, hindi ka ma syunga-syunga. Ay, may bakla. Ano ba yung bakla? Okay lang daw yan, sabi ni Vice Pangit. Ay, okay lang. Eh, sabi ng Bible, hindi. Ano pa yung mga ang hirap, ano, yung mga tuto sa school? Okay, ano ba? Ano yung mga delikadong tuto sa school? Yung nga, yung babae, ha, sa bahay, dapat pantay lang sila ng lalaki, ha? Paano magpapantay? Sino mag-rule? Sabi sa Bible, yung lalaki ang ruler. Alam niyo yung rule, masusunod. Sabi ng teacher ko, kasi babae yung teacher ko, maikli yung buhok, at nakapantalon. Gusto niya pantalon, gusto niya short. Pantalon din yung short, ha? Sabi sa Bible, ano, lalaki ang pantalon, babae, palda. Sabi ng teacher ko, okay lang yun. Wala siyang pakialam sa Diyos. Oh. Kung hindi ka handa, makinig at sumunod sa Diyos, para ka tutulog-tulog, dating na pala yung Panginoon, yung judgment sa'yo, hindi mo pa alam yung dapat mong gawin. Ang pinakamalala yan, minsan ikaw pa yung kalaban ng mga lingkod ng Diyos. Yan ang malala dyan. Pero yung lingkod ng Diyos, paghahandaan din yun. Handa ako dito kasi na. Kasi na si Brother Jess, kunwari lang. Si Brother Jess, biglang nag-NIB. Kunwari ganun, kasi binigyan siya ng kung ano man yan. O kaya si Edgy, binigyan ng tabaho ng iglesia ni Manalo. At sasabihin niya ngayon, si Jesus ay tao lang. Hinanda ko na yung sarili ko dyan. Alam nyo yan. Wala akong masyadong komplikadong ano dyan. Approach dyan, tinuturo ka lang totoo, patunayan ng Bible, and then bahala kayong magusga. Pero ngayon yung iba, puprotektahan ko. May loko-loko dito. Puprotektahan ko sila, sabihin ko ito, mali ito. O, sinong gustong gumaya? Ganun lang. Nakuha niyo yun? So, dapat sober tayo, malapit ang Panginoon, hindi mo alam anong darating una, mamatay ka. Or yung pagsubok na talaga naman dumarating sa buhay natin ay darating. Darating yan, mga bata. Si Richie ngayon, ang liit lang. Eh dati, ganyan din Stephen eh. Kung hindi ako nakapaghanda, hindi ako nagtiwala sa Diyos. Di parang ako din yung mga office mate ko na minsan wala sa church, madalas wala. Minsan nasa church. Ano nangyari kay Stephen kahit ito pa? Namatino naman Stephen, amen? Yeah. Eh yung mga classmate niya dati, naku, huwag na, kahit mga taga-Christian school pa yon. Stephen, nakita mo pa yung mga classmate mo dati? Ano yung mga babae, yun na, TikTok na rin. Babastos na! Bata lang dati yun! Bakit? Hindi kasi pinagandaan. At marami rin doon, dito, sa church na to. Hindi pare-pareho tayo dito. Yan, yung mga taga-baybay sapan, dami na turuan dyan. Pare-pareho ba sila ngayon, estado? Yung iba, hindi nakinig eh. Yung iba, para sa kanila yung church, parang wala lang. At marami pa yun. Habang tumatanda kayo, ma-obserbahan nyo. Iba, nahuhuli. Iba, lumalago. Nadaya din sa Moraya. Nakita ko yan. Kaya maganda rin. Isang bumibisita kami nung nakita ko doon. Ito, kilala ko pa ito. Tagal na nito. Dito pa rin. Amen. Kaya nakaka-bless. Ganun pa lang. Dapat. Sinasamaan lang yung pastor nila hanggang ano. Dami na rin problema doon sa Moraya. Nadaya din. Dami problema. Doon pa rin. Si Brad, tsaka si Sis. Amen. Hindi matitinag kahit anong dumating. Anong saan ka pupunta? Sa Mormon, sa CF. Ang gagawin mo dun. Amen. Malapit naman dumating ang Panginoon. Hindi mo nga alam eh. So, para sa mga bata lang, darating lang kasi. Ano pa yung mga maganda illustration dito? Kunwari, si Justin. May anak ko na lang. Si Peter. Peter, medyo naasahan na rin eh. O Peter, pagdating namin ha, malis kami ni Ma'am Mean, dala yung maliit. Alas 6, may sinaing na. Kasi gutom tayo, may dala na ang ulam. Magsaing ka lang, maglinis.
Ganyan madalas, di ba? Uto sa inyo, mga bata. Mahirap pa magsaing. Sa panahon natin yung rice cooker, takal, tubig, hugas, takal, pindot. Maglamo ka na. Ganyan, ganyan kadali ngayon, ha? Nung panahon namin, alam na, pag gumaganong-ganon yung ano, ay, kumukulo na, hihinaan mo yung ano nun. Apoy, tas medyo gaganonin mo na, lalagyan ng uwang, di ba? Sino nakakalam na? Ngayon, wala na, automatic na lang, eh. Pag wala kayo rice cooker, ang tawag dyan? Hindi mo matututong or masa. Ano yung balat? Ano? Mahihilaw yun. Dati, ganun kami. Oh, naku, hindi mo na ibalik. Hindi mo na hinaan. Sunog yun. Dapat kaya ganun. Babantayan mo pa. So, mahirap bang maging bata? Sa panahon nyo ngayon, mas madali. But anyway, imagine mo yung tatay mo nanggaling sa trabaho. Sinundo pa yung nanay mo. Pinuntahan pa. Ikaw, magsaing ka lang. Tapos di mo pa ginawa. Anong gagawin sa'yo? Sino na napalo ng malakas-lakas dito? Ikaw siya, napalo ka naman malakas. Nako, kaya pala eh. Dapat pinapalo yan para matuto. Si Peter, mabait siya. Minsan, makulit. Kapag may ginawang kalokohan, talaga namang pulang-pulang puwet niyan. Umiiyak. Pero buti nito, hindi, konti lang iyak nito eh. Imagine mo ang Diyos ngayon. Okay, ilang taon ka na mabuhay, Kuya Jun? Ilang taon ka na, Bad? Mag 53 bukas. 53? Bukas? Hindi pala yung birthday mo, ha? Ikaw, Ate Joanne. Ma'am Jan, 45. Kung ano man yan, di ba? Imagine mo mga ganong edad sa amin. Eh, kaidara mo pala si Richie. Nasa church ka na? Amen. Tapos tumanda ka na, anong ginawa mo? Yun ang tanong. Tapos sabihin ng Panginoon sa'yo ngayon, ano, imagine mo yung anong sabihin sa'yo ng Panginoon. Mabait talaga siya, pero parang lesson namin kahapon eh. Nabibigla yung mga bata eh. Ganun talaga, sino man Jesus na kilala mo? Ngayon, no, sabi ni Jesus, galit na galit oh. Kaya yung mga bata na gugulat eh. But anyway, sinong kilala niyo Jesus? Sa palagay niyo si Jesus, parang kayo, bakla, okay lang yan. Parang yung mga iglesia ni Manalo, Katoliko, okay lang yung mga bayot na yan. Sige. Sa atin, hindi ganun ang Diyos. Hindi pwede sa kanya yun. Amen? Amen. Tingnan mo yung, basahin mo yung Bible. Matindi kahit nga mga likod na Diyos. Si Moses nga lang eh. Nagalit lang si Moses. Hindi niya natansya yung sarili niya, tsaka yung mga Israel. Eh, ang expectation kay Moses, lingkod ka ng Diyos, kinakausap kita, harapan eh. Tapos, ginawa, nagmukha akong ewan sa mga tao kasi, na ano ka, tawag dito, you lose your cool, sabi nga nila. Medyo nag-init yung ulo mo. Nagmura ko na, si pastor. Eh, tigil na ito, church! Puro late kayo, sige, umuwi na kayo! Masarado na ito, patay natin ilaw! Imagine nyo ganun. Sabi ng mga tao dyan, hindi naman ni pastor. Walang moderation, di ba? So yung sabi ko mga bata, mga kapatid, ang Panginoon, di mo alam kung ilan darating. Amen? So yung improvement sa atin, maging the best ka. Version of yourself. Pastor, hindi ako magpapastor, sigurado ko yan. Magkakaroon ka ng anak. At alam mo yung anak mo, kaya nga siguro, kaya sa halos lahat ng church, ganun daw eh. Ang challenge mo talaga sa mga pastor pa, minsan makikita mo yung anak ng pastor, parang, anak pa ng pastor to? Magtataka, makihilo ka eh. Parang, ha? Yung iba sumusunod, yung anak ng pastor, pasaway. Kaya naintindihan ko na ngayon eh. Kasi nga, para yung mga member din makita, hindi basta-basta magkaroon ng anak. Amen? Amen. Dapat the best ka talaga, matalino, matyaga, pagmahal, balance mo pa yun. Hindi pwedeng parang 1, 2, 3, hindi, balance mo yan. Amen? Amen. So, na-encourage na ba kayo? Again, ang title lang natin yung demand to be at your best. Dapat maging best ka. Kunwari, isa-isayin ko na kayo, ha? Tumagal ako kasi sa mga late, eh. Kunwari, si Ate Marge. Anong the best version ng isang babae na adult na maraming anak sa church?
Hindi ko alam, basta alamin mo na ngayon. Sabihin ko na sa iyo, pag nanay ka, marami kang anak, ikaw ang unang mag-ano dyan. At that, matalino ka, matyaga, hindi kayo pakikita ng panghihina. Ay anak, ano tayo ngayon? 5 years na tayo sa church, di pa tayo milyonaryo, huwag na tayo mag-church. Ang hina naman ni nanay, sige ako na rin. Ganun yun. Eh, sa amin lang, sa daddy, ang dahil ko nakitang ganun. Eh ako, di ko naman alam yun kasi di ako madalas na pinag. Pinakwento yan ni Brother Cardi, ni Pastor. Kung napansin nyo po, si kapatid na ganyan, wala na, pag-pray nyo lang. Minsan, sinasabi niya, kasi nga, kapatid eh, para atis alam nyo. Ano, yun lang ang dahilan, umalis na sa Diyo, ano yun? Pero yung iba doon, yung iba naman, blessing naman. Yung iba, ginulpi na ng asawa. Pinagpalit na, tapos yung anak ng asawa yung sa iba, sa kanya pa pinaalaga, gano'ng katindi yun. Natutulang lang, iyak ka doon, pati yung pastor, iyak doon. Anong klaseng talaki ba to? Pero doon pa rin sa church. O anong kakumpara mo sarili mo doon? Mas malala ka pa? Pinipili mo yan kung maglilingkod ka sa Diyos. Amen? Kaya ganun din ang challenge ni Joshua, ni Elijah, ganun din sa mga Israel. O yan ang demonyo, ito ang Diyos, ako, maglilingkod ako sa Diyos, ang kayo. O ganun din ang challenge ko kahapon, na ano rin ako sa Lala, nandito rin. Nasabi ko lagi sa inyo, yes, maraming mga iglesia ni Manalo ngayon. Active din niya, pero mga Jehovah, ganyan lang sila eh. May nadadala. Meron din siguro, kasi iba, binibisita din eh. Pag nadala pa kayo doon, ewan ko na lang. Talagang hindi ka nag-iisip noon. Kaya pag-pray natin, nasa utak ko ngayon si Mike eh, kasi nga, nakausap ko eh. Ay, simple-simple, Mike, ligtas ka ba? Opo, ay, salamat sa Panginoon. Saan ka naligtas? Sino nag-share sa iyo ng salita ng Diyos para ka naligtas? Yan ba? Mga iglesia ba? Hindi po. Yung Jehovah's Witness, hindi po. Hindi nga Bible binabasa namin, libro lang eh. O ba't nandiyan ka? Ano nga gawa mo dyan? Hindi ko nang ginaganon, pero parang ganun yung tono ko, di ba? At kayo din mismo, kung meron kayong ine-encourage dyan. Kaya si Ate Ningning. Ate Ningning, kamusta? Ayun, doon ako kay Jogs. Anong ginagawa niyo doon? O turuan ba kayo? O tuto ba kayo? Hindi po. O saan ka dapat? Amen? May iba dito. Yun, kung active ka na talaga dito, member, baptize ka na dito. Ganun naman, meron ka pa rin improvement, di ba? Na dapat ma-improve sa'yo. Isang taong ka na dito, dalawang taong ka na, tinuturo natin, huwag kang makipag-ibigyan sa bakla, yung madalas eh. Yung mga babae, palda, mahaba. Ganun ka dalas sinasabi dito yon. Sige nga. After 2 years, ganun pa rin. Wala naman si pastor eh. E nilagay sa Facebook. Nakita niyo yun. So alam na yung status ng taong yun, mahina. Kasi hindi nanda, baka hindi seryoso sa salita ng Diyos. Nakakaasar na ewan, lalo ang Diyos. Isipin nyo, kung si pastor, ganito na ang Diyos, kaya ano, mahalin ang Diyos, yes, mapagmahal siya. Pero minsan, ito mga parusa nyo, ito yung mga binasa natin kanina. Siya magpaparusa niyan eh. Hindi naman ako eh. Ako, andun lang ako. Spectator. Naku, ano kayang gagawin ito? Eh, kilala ko to. Ito yung matigas ang ulo. Nasa langit na. Yung isa, langit din kaso, tamad-tamad. Naku, ayun oh, pinaparusahan na. Kung ano man yan. Eh, iba, nasa impyerno. Tinatapon sa impyerno. Yung mga hindi naligtas. Kasi paulit-ulit mong sinesiran. Hindi seryoso. Yun, impyerno. So ako, andun lang ako, pero ang Diyos, siya yung magpaparusa doon. Naintindihan niyo ba yan? Kaya ginagawa ko nito, minawarningan lang natin dahil mawarningan. O iba naman, makaligtas naman. Kunwari lang, si... Ano ito, si... Si Richie na lang. Kunwari, namatay na tayo lahat. Ako ay... Ano ba, 43. Di, after 20 years, ano na ako? 63. Si Richie... Ilang taong na Richie? 25. Ano, matay na tayo pareho, Richie. Nagkinig ka ba? Kaso si Richie, lumaki sa church, pero wala, puro laro. So may kita ko yung si Richie sa langit. May baligtad, si Richie na lang yung ano, pinagpala ko noari. Tsaka yung isang bata, si Ryzen na lang, ha? Si Richie, pinagpala ng Diyos sa langit, ang dami yung rewards. Si, ano, si Ryzen, wala.
Si Richim, dalawa yung mansyon. Si ano? Ano lang? Anong tawag doon sa ano? Condo lang. Yung ano lang, isang lang, doon na lahat. Mongol. Alimutan ko, doon kami unang tumira eh. Anong tawag doon ay? Ha? Apartment na, anong tawag doon isa na eh? Studio time. Studio time, ando na lahat. O saan ang ano dito? Living room, yan. Eh, saan ako matulog? O di dyan din. Diba? Walang masama yun, pero kung kaya mo namang, diba? Kaya nga tayo, pinaglilingkod tayo ng Diyos ngayon. Kaya nga, dito pa lang sa lupa, sinasampula na tayo. Maniwala kayo. Kaya yung Amerikano magiging ano natin, huwag yung kaingitan, pag-pray nyo lang din. Nagawin nila. Kasi iba dyan, pinangarak sila, mayaman eh. Kaya hindi automatic, hanga tayo sa kanila. Amen? I-challenge din natin. Kasi baka mayaman sila dito, sila yung gano'n, studio type sila doon, tayo doon, tatlo mansyon natin, si brother, sino man yun, yung Amerikano, studio type. Nasa langit naman, ikaw sa studio type. Gusto mo yun? Okay, natagal na tayo. Ano oras na? Alas 10 pa lang eh. Kaya mga 30 minutes pa. Hindi. So summarize ko na lang po again, title natin is Demand to be at your best, mga bata especially. Lahat tayo, Brad. Amen? Kahit sino, Brad. Kaya nag-upis yan sa damit eh. Minsan pag di ayaw mo magdamit ng maayos, nakita mo yung iba nakadamit ng maayos, naligo, nakakain na, nakikinig, tapos ikaw hindi, ano, something's wrong, di ba? And then, so be your best, ang Panginoon, either mamatay ka, dumating siya, bigyan ka ng pagsubok, hindi mo alam kung kailan darating yan, so dapat at your best ka lagi. Okay? So ganyan po lagi ang spirito ng sa Bible, laging dapat mabilis, at handa ka kasi ang Panginoon, ang judgment niya dyan na. Okay? So pwede ka basahan yun next year? Immediately na actually mamaya. Napansin ko sa inyo ha, pag wala yung mga usual na naguhugas, wala na naguhugas. Ang okay, iba namimili na rin, napansin ko. Pag ganyan din naman talaga eh, pero ang the best niyan, kung saan ka makakatulong, amen? Ngayon, gawain babae yan, paunahin mo sila. Huwag mo nang unahan, lalaki ka. Babae ka, huwag mo nang unahan yung lalaki sa gawain lalaki. Pero, kung talagang kailangan, huwag mo nang hayaan naman. Na ito, kailangan linisin, kailangan punasan, kailangan sitahin yon, kailangan alalayan. Doon niya nakikita minsan sa mga bata, nag-uumpisa kayo dyan, mga bata. Amen? Kaya ito maganda sa ganito church, nagkakakitaan tayo, kilala tayo, may accountability ka sa bawat isa. May ibang churches dyan, hindi naman church, kaya sa Catholic, ganun lang yun, dudot-dot, ganun, tapos na, uwi, hindi sila magkakilala eh. Niloloko naman, alam ko yun eh, ganun ako dati. Ganun kami nun, papwesto pa kami sa likod. Kaya wala kami naintindihan sa pare. Pero naranasan ko rin sa medyo. Sa unahan dati, wala ka rin matutunan eh. Ang natutunan ko nun, dito kasi sa meron dito chapel na maliit. Ang natutunan ko dyan, alam nyo ano, yun nga, yung kwento ni mga pare kay Pedro, kay Juan, kay si Juan, ganito ang ginawa. Yun, natutunan ko sa mga pare. Kasi lalabo magsalita kasi wala eh. So, okay ba na? Ano yung lesson natin ngayon? Maging the best ka. So, isa-isa ko na. Natitigil pala ako kay Ate Jo, kay Ate March na. So, ikaw naman. Pangalan mo, nakakalimutan ko lagi. Bangs. Juliana, ano yung the best mong gawin? No, service ano to? Award, di ba? Kaya na-miss namin kahapon. Walang tagahugas si Mamean. Si Christian daw nag-hugas. Tama-tama, mag-a-apply sa Jollibee ito eh. Anyway, ano yung the best, ayan, yung edad ni Juliana? Ano yung best version of you? Imagine nyo na, gawin nyo na. Ano? Ha? Ano? Palagay mo lang. Bago-bago. Alay mga babae, madalas yan. Hindi naman lagi ha. Pero kahit paano ngayon, pinakadalis na magagawa nyo, magpaganda na lang malakas kasi maaga sa church,
mag-usher-usher. Maraming nagagawa yan. Kahit pa paano, sabi nga nung iba, dekorasyon daw. Pero at least may dekorasyon, di ba? Pero yun yung hindi dekorasyon, yun yung magandang pwedeng gawin ng babae. Basically, lahat eh. Soul winner ka. Amen. Yung sa choir nyo, hindi na choir yan eh. Basta, ano man tawag sa inyo? Banda. Yan ang problema, hindi tayo conventional, no? Anong tawag sa inyo? Group, no? Music group. Oh. Maayos, mabilis matuto. Hindi absent-absent. Sabi dati, ang problema lang sa choir. Naku eh, konti pa nung una kami, konti namin. Pag may isa lang tao doon na umabsent, lalo kami, mga lalaki, konti kami, parang apat lang kami. Aabsent pa yung isa. Ang hina nung dating namin. Kaya sabi, ang hirap naman ito. Diba? So at least, ano yan? Ito, nahihirapan ako sa ating ano, dapat meron tayong ano dito, multimedia team. Okay? So nag-aayos na ako dito, nag-aanda pa ang sermon, tapos ako pa yung mag-aayos. So kailangan lang ito, tapos kahapon nakalimutan pa to. So dapat gising yung ating diwa, amen? Kaya nyo yan, bad, may mga ganong business, multimedia. Kaso puro ano yun, mga disco. Pero mada, alam mo rin to. Simple lang naman yan eh. Pero nga, ingat, parang kahapon, di ba? Kwento ko na lang kahapon. Yung sound system natin doon, pambira, parang sumasabog. May ubo din. Sabi ni ba? Gumagana yung mic, kaso umuubo. May butigi pala, may... Paano nangyari yun? Kaya nilinis ni daddy. Kaya laki si daddy kahit ano yan. Pasaway nga dati yan. Ngayon, nagagamit ng Diyos. Bakit? Minsan, ganyan lang yun, oh. Mag-change ka ng perspective. Ngayon, gusto ko na maglingkod sa Diyos. Ano yung pwede kong gawin? Eh siya, magaling siya sa ibang bagay. Yun mismo gagawin niya sa church. Pero may pwede pa ng improvement. Miruin mo kung preacher si daddy, di meron na tayong Sunday service doon. Amen? Hindi mo alam. Kasi sabi, improve nyo lagi sarili nyo. Lahat na nakikita nyo yung ginagawa ni Pastor, kaya nyo rin yun. Hindi agad-agad, di bukas, ha? Kaya nyo yun. Amen? Driver lang. Kailangan natin ng driver. Ang bira, ibang church, ang problema, sasakyan. Tayo, driver. Blessing na rin, di ba? Okay lang, ilang taon pa yan? Kaya tinuturuan ko rin si ba. Nasa una si Christian kahapon, inakabahan eh. Okay. Aba, ito ha, pwede ka natin, ang bagal eh. Sabi ni Christian. Kasi kailangan natin yan, na safe, di ba? Nasasakyan natin, mabangga lang ng isa, hindi gasto. So, ano pa? Isa, dalawa, undahin pa natin. So, mga kalating oras pa tayo. 10:30 pa lang, tama ba yan? Oo. Oh. Ikaw naman, oh, nakita na, ano mo na? Ano pwede mong gawin? Asher. Ha? Ha? Yukilele. Oh. Huwag kang tingin-tingin ko saan-saan, ha? Kabisado ko, pastor to eh. Focus ka. Kasi yung mga nakikinig sa'yo, nakatingin sa'yo. Okay? Oh, isa-isayin ko na kayo. Ano pa? Picture nyo na eh. Mag-aasawa ka rin later. O, tingnan muna yung may mga asawa. Amen? Pag nakita mo yung isa, di sinusunod. Nag-aaway, ay, hindi ko gagayahin yan, di ba? Yung isa, pagtimpla mo ang kape ngayon na, opo, ganun. Oh, mahal ang asawa niya yun, gusto mo yun? Hmm. Ano pa, soul winner, naku, ganda niyan. Kaya maganda sa mga babae, parang ano sa inyo yung soul winning, parang ano yung tayo dito? Parang ano yan eh. Kasi ang main talaga, lalaki pa rin eh. Okay? Yung patayan talaga, yung sabihin. Ito kaya parang side ano niya yan. Pwede na iba, ginagawa sa church. Ano lang, advice-advice ka dyan, pinagpa-pray mo na, ikaw, nakita mo na, si, sino ba, si Mam Joanne. Nakita mo si, nakita mo ba si, ano, teka lang ha, si, kaya si Jacin na lang, si Jacin. Nakita ni Mam Joanne si Jacin, itingnan niya. Ayun, bait naman ni Jacin, minsan wala, minsan nandyan. O, pwede mong advice, kasi minsan, si Pastor parang laging, ano eh, diretso eh. Yung ba, ginagamitan niya ng talino. Kasi babae rin siya, babae ka rin. O Jacin, yung suot mo naman, dapat maayos. Hindi lang sa church, pati sa labas. Kasi nakita kita dun eh. Alam mo naman kami, sa Pure Gold din kami nag-gas.
nakita kita doon, pag dito maganda suit mo, doon naka-short ka, mga ganun ba? Mas magandang galing yung sa babae din, amen? Ano pa ba? Yun, yung ano pa ba? Okay na? Matalino din, ganun, dapat, hanggat mali, matalino kayo lahat. O, Joshua naman. Kaya tatagal tayo ah. Basically lahat ganun naman eh. Maayos sa tao, okay? By the way, sa church kasi minsan may mga hindi tayo nakikita, di ba? So dito, palabas mo dito, okay ka. Sa ibang lugar, baka hindi na. Kaya, mag-ayos-ayos tayo, amen? So yan ang basic dyan ha, lagi kayong mag-improve. Yun muna tayo ngayon. At the end of the year, and then after this, meron pa tayo sa mamaya, meron sa next year. Mag-improve lagi tayo, hindi tayo tutulog-tulog. Kapansitan. Hindi tayo yung ayaw na mag-improve. Dito na lang ako. Ah, nag-preach din ako kahapon kay Christian eh. Kasi nga, nasapang kami. So, lahat, nag-improve tayo. Man, yung iba na pattern attend pa lang kayo ngayon, and the best yung gawin ano? Ikaw, Jared, kaya mo ba mag-aral ng Bible sa sarili mo lang, sa bahay niyo lang? Pwede naman, di ba? Pero ano yung the best? Nandito ka, di ba? Tinuturo, inihimay, salita ng Diyos, tapos dinidistribute sa inyong isa-isa. And then, nakikisama ka rin sa mga kapatid, so lalo ka natututo. Amen? Amen. At this time, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong masalita again. We pray na makita namin, Panginoon, yung urgency, Panginoon, ng mga bagay na ito, Lord. Later, mag-cover pa namin even sa mga churches, Panginoon, kung bakit iba din nag-improve, yung iba bandang huli, ay hindi na nag-improve, lumalala pa, Panginoon. So I pray na masasalisoy ng bagay ito, Lord, ang personal growth ng bawat isa, spiritually, and kasama, Panginoon, ng ibang bagay na ilagay spiritual, cover po yan lahat. Ang academics, Panginoon, ang relationship, malagaan niyo po ang bawat isa, mga bago pa lang, Panginoon, at least mag-attend, magtiwala sila na maalaman nila, Panginoon, ang kalooban niyo sa kanila, sa amin lahat, ay lagi sa church, sa Panginoon, hanggat meron dito service, gawain, mag-aral lang sa salita, Panginoon, personally, but dito rin, Panginoon, hanapin niyo ang katuwiran, hanapin namin yung mga kasama na maayos, mga nagliligo din sa inyo, mga anak ni Lord. So, ilang po, Lord, again, palaan niyo bawat isa, buong araw, for the rest of the remaining hours for this year, Panginoon. Nag-reflect kami sa past year, and then look forward to the incoming year na, again, maglilingkod kami ng better and better hanggang sa best na makagawa namin, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, patabahin bawat isa, Panginoon, aming kain, Panginoon, sa lahat ng ganda, nag-provide, at sa fellowship na kasama nito, Lord, kayo pong mga nguna, palain niyo po ang basbasay ng pagkain, ang kalakasan ng bawat isa, at kasi yade po ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga blessing, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.